Magandang araw po. Ako po si Kuya Alex Lacson, isang abogado, manunulat ng mga libro para sa bayan at good governance leader. My sincere congratulations sa isang matagumpay na paglulunsad ng Now You Vote 2022. Kaisa po ninyo ako sa panawagan para sa isang malinis, matiwasay, makatotohanan at makabuluhang halalan 2022. Napaka-importante po ng halalan po na ito. Every 6 years lang po tayo bumuboto ng presidente at vice-presidente. Every 6 years lang po. Sana po huwag natin palampasin ang pagkakataon po na ito na makapili tayo ng mga bagong leader na makapagdadala po ng tunay na pag-asa at tunay na pagbabago sa ating bayan. Atin po pakinggan ang mga kabataan. Sila po ang tunay na magmamana ng ating bansang Pilipinas sa mga darating henerasyon. Ang ating panawagan, kabataan ang marinig, katotohanan ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si James Jimenez, tagapagsalita ng Commission on Elections, at pinabati ko ang mga bumubuo ng Now You Vote 2022, isang napapanahong kampanya para magkaroon tayo ng isang tunay na makatotohanan, makabuluhan at makasaysayan na halalan 2022. Nakakatawa po na merong isang inisyatiba na nakatutok sa mga isyu ng kabataan na talagang youth-led, ika nga, no? Napakahalaga po niyan dahil kailangan po nating malampasan yung pangkaraniwang pamumulitika, yung mga black propaganda at tutukan yung mga isyu. Kaya po natutuwa tayo na meron tayong voter empowerment campaign na katulad nito. Isang napakalaking hakbang para sa ikabubuti ng ating electorate. Again, congratulations po sa inyo at mabuhay po kayo. Hello at congratulations sa mga bumubuo ng Now You Vote on the launch of this campaign. Dahil sa pandemya, lalong naging malinaw ang halaga ng matino at mahusay na pamumuno. Nitong nagdaang taon, nakita natin, those who decide for us hold in very stark terms the power of life and death over Filipinos. It becomes imperative then that we choose leaders who are competent and compassionate, whom we can trust, and who will ensure that the power and resources of government are always directed towards the common good. Mga leader na naglalatag ng malilinaw na layunin, mga leader na nakikinig sa iba't ibang inputs at pananaw, mga leader na gumagawa ng paraan at sumasabay sa mga gawain, ang magtrabaho, maging present, sumabak sa ground, humarap sa pagod at panganib, kasabay ng napakarami pang ibang Pilipinong nagsasakripisyo at nagmamalasakit. Ganito ang klaseng pamumuno ang kakailanganin natin, hindi lang para makaraos sa pandemya, kundi para magpanday ng tunay na better normal. With over 6 million newly registered voters for the coming elections, nasa kamay ng kabataan ang susi para makamit natin ito. Pagkakataon itong tumindig para mawakasan ang bad governance na ugat ng patuloy na pagkagutom, kahirapan at kamatayan ngayong panahon ng pandemya. Panahon ng lumaban para palitan ang luma at bulok na politika ng pamumunong matino at mahusay. At sa gawain ito, alam kong handang-handa ang kabataan na tumugon at makisa. Tandaan, bawat boto mahalaga. Bawat boto pwedeng maging konkretong hakbang tungo sa tunay na better normal na pinapangarap natin. Kasama ang hanay ng kabataan, tiwala ko, mararating natin ang lipunang ito. Maraming salamat, mabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay! Ako po si Leon Flores III, dating National Youth Commission Chairperson at ngayon ay Secretary General ng Aksyon Demokratiko, isang political party. Kami sa Aksyon at ang kasama naming mga kandidato ay nakikiisa sa panawagan ng free, fair, honest, and clean elections. Kaya masaya kami at nagbibigay-pugay sa paglunsad ng hashtag NowYouVote2022. Malaki nga ang role ng kabataan ngayong halalan, pero isipin natin na maraming problema ang ating political system. So sana ngayong halalan, huwag po tayo mawalan ng gana kahit maraming kabulastugan, fake news, disinformation, at iba pang mga kabaluktutan sa ating political system. Naway maging hamon ito para ayusin natin ang ating electoral process. So with that, patuloy tayong makipaglaban, patuloy tayong sumunod sa mga patakaran ng ating gobyerno upang
magkaroon tayo ng maayos na halalan. Hashtag #NowYouVote2022. Maraming salamat. Mabuhay ang kabataan. Mabuhay ang mga botante. Ako si Jeff Sagumalian. Ako si Atty. Con. Ako si Kuya Cute, Community Organizer ng Pinas Forward. Congratulations sa launch ng #NowYouVote2022. Kasama niyo kami sa Pinas Forward sa patuloy na paggawa ng mga programa para mabigyang kamalayan ang ating mga kabataang botante sa kahalagahan ng kanilang boses ngayong panahon ng eleksyon. Ang desisyon nila ngayon ang maghahatol sa kung anong kinabukasan ang haharapin ng bansa at ng mga susunod pang henerasyon. Kaya sama-sama tayong mag-upok ng mga kabataang may pangsarapa, juicy at mapanuri sa balita, at mataas ang standard sa pagpili ng mga pinuno. Dahil we can only move Pinas forward kung ang kabataan ang maririnig at katotohanan ang mananaig. Mabuhay, Now You Know. Ako, si Agnes Bailen, isang senatorial aspirant sa 2022 elections. Nakakatuwa itong inisyatibo ninyo dahil mahalagang marinig ang boses ng kabataan, lalo na sa darating na eleksyon. It's 6 years of your life and I'm proud that the youth is more discerning now in choosing their leaders. At naniniwala ako na ang halalang ito ay nakasalalay sa kabataan. So please, please, flex your right. You have until October 30 to register. God bless you! Hello, my name is Elmer Cabong Labog. I am the current chairperson of the Labor Center Kilusang Mayo Uno. My warm congratulations for the successful launching of the #NowYouVote2022. I am united in the call for a truth-based, issue-based, and youth-led elections in 2022. This campaign period, it is essential that we listen to the youth, the same youth that will inherit our nation for the generations to come. As our great national hero, Dr. Jose Rizal said, the youth is the hope of the motherland. Thus, our call is clear. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Thank you everyone. And have a good day. Binabati ko po lahat ng staff ng Now You Know for the launching of the Now You Vote Youth Advocacy. Sana maging successful itong inyong initiative and I wish you more power.